Nakilala bilang magaling na direktor si Marilou Diaz-Abaya, pero marami rin palang tumitingala sa kanya bilang isang gurong nagsilbing inspirasyon. May news to go si Cedric Castillo. Kung totoong masusukat ang galing ng isang guro sa husay at estadong narating ng kanyang mga tinuruan, hindi na raw maitatangging isa ang namayapang direktor na si Marilou Diaz-Abaya sa pinaka-maiimpluwensyang pangalan sa mga kasalukuyang alagad ng sining ng pelikulang Pilipino maging sa telebisyon. Hindi lang iilan sa mga pangalang umaalagwa ngayon ang karera, may kaugnayan kay Direk Marilou mula artista hanggang sa likod ng kamera. Ang premyadong direktor ng Pinoy Indie Films na si Brillante Mendoza na kinikilala na ngayon sa international scene, minsang nakasama sa workshop ang namayapang direktor. Kung meron daw batayan para masukat ang isang magandang pelikula, ito raw ay ang mga obra ni Direk Marilou. She's considered one of the pillars of the industry alongside with Lino, yan, si Ishmael. Nito lamang nakaraang Cinemalaya Film Festival, ilan sa mga agaw eksena ng pelikula mula sa direksyon ng mga protege ni Direk Marilou, tulad nila June Lana ng pelikulang Buakaw at Marie Hamora para naman sa Ang Nawawala. Para sa talent manager at dating estudyante ni Direk Marilou na si Noel Ferrer, sa industriyang hindi maiwasan kung minsan ang banggaan at bangayan ng mga personalidad, ang isang Marilou Diaz-Abaya ang naging konsensya nito. She was my teacher in acting and directing. When I was the beadle, parang executive officer of the class, I would be the one checking the attendance and collecting the papers. And then, she chose me to be part of her film and her production. So sabi niya sa akin, keep that excellence, Noel, but ano, more importantly, keep the conscience. Yun, siya yung konsyensya namin. Pag nakikita kami sa showbiz gathering, oh anak, kumusta ka na? Nag-sell out ka na ba? Sining at hindi commercial value ang pinakamahalaga raw kay Direk Marilou sa paggawa ng proyekto. Kaya't kahit na malaking pangalan na, hindi raw ito nakontento hanggat hindi na ibubuhos ang lahat sa kanyang propesyon. Maging ang mga naglalakihang artista, dumadaan daw sa masusing pag-aaral ng gagampanang role kapag si Marilou Diaz-Abaya na ang nakaharap. Sharon had to go through workshops with her for Dapat Ka Bang Mahalin, which gave her her first award in the industry. Ako yun, parang iba yung rigor ng isang totoong teacher na magtuturo sa'yo kung paano yung daanan mo, excellence and conscience. And that is her, that is really her. Cedric Castillo, GMA News.